So, welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon, pag-uusapan nga natin itong naging podcast at ang interview ni Kyle Kuzma dahil napag-usapan nga nila ang naging trade na ito ni Kyle Kuzma papunta nga sa Washington Wizards. Sa umpisa nga mga idol, sinabi na ito ni Kyle Kuzma na akala niya nga daw sa Sacramento Kings siya mapupunta. Dahil yung deal nga daw yon nakapalit nila si Buddy Hield ay tapos na nga daw. That was done na nga daw, sabi na ito ni Kyle Kuzma. Nireport din yun mga idol na ito ni Adrian Wojnarowski ng Los Angeles Lakers daw at Sacramento Kings ay nearing a deal or parang fina-finalize na nga lang yung trade at magiging official na nga. Pero after ilang mga oras nga, bigla na lang din tayong nagulat na si Russell Westbrook ang naging kapalit nito nila Kyle Kuzma. At sabi nga rin nito ni Kuzma sa kanyang podcast, nagulat nga rin daw siya nung malaman niya na sa Washington nga siya mapupunta instead sa Sacramento Kings. So nagsalita na nga itong si Kuzma mga idol, akala niya sa Sacramento Kings siya dahil siguro binabalitaan din siya ng front office ng Lakers na malapit na nga daw matapos yung deal papunta sa Sacramento Kings kapalit ni Buddy Hield. Pero sa huling mga minuto siguro ay napag-isipan ng Lakers na si Russell Westbrook na lang. Dahil ang nakikita ngang mga rason ng ibang NBA analyst at ibang mga eksperto na pwede nga daw si Russell Westbrook na kapalitan ni LeBron James. Meaning kapag nakaupo daw itong si LeBron, si Russell Westbrook ang bahala sa Lakers team na iyon na hindi nga kayang magawa ni Buddy Hield. So mas binigyang importansya nga nila ang pwedeng pahinga na makuha ni LeBron James kapag kakampi niya si Russell Westbrook kesa sa spacing na mabibigay nito ni Buddy Hield. So sa tingin niyo ba mga idol, naging tama ang desisyon ng Los Angeles Lakers na si Russell Westbrook na lang ang kuhanin kesa dito kay Buddy Hield? I-comment niyo lang ang inyong mga opinion at saloobin sa ating comment section. At sa ating next balita naman tungkol kay Kyle Lowry. Binigay niya kasi mga idol ang tunay na dahilan kung bakit niya siya sumali dito sa team ng Miami Heat. Sabi niya nga mga idol na gusto niya nga daw kasi na mag-compete muli sa championship. Alam naman natin mga idol na ang Toronto Raptors niya ay hindi na ganun kagalingan simula nung umalis itong si Kawhi Leonard at itong si Kyle Lowry. Ayaw sigurong sayangin yung mga taon na natitira niya sa NBA at gusto niya nga daw mag-compete sa championship. At sabi niya ayun daw naman kasi ang tunay na dahilan kung bakit naglalaro ng basketball. Dagdag niya pa mga idol kasi nga daw close friend niya ang isang player sa Miami Heat na si Jimmy Butler. At siguro't na-recruit nga rin neto ni Butler si Kyle Lowry na mapunta nga dito sa team ng Miami Heat at mag-compete muli sa championship. At sigurado ngayon mga idol, itong team ng Miami Heat ay muling championship contender. Malakas na nga sila pero nagpalakas pa sila lalo. Nagdagdag sila ng napakagagaling ng mga player. Isa na dyan si Kyle Lowry at mga veteranong may championship experience na si Markieff Morris at pati na rin si PJ Tucker. So talagang kaabang-abang ang team ng Miami Heat dito sa Eastern Conference. At para nga sa ating huling balita mga idol, ang team ng Chicago Bulls ay mukhang nakompleto na ang kanilang roster, ang kanilang 15-man roster. Dahil ngayong araw, sinign nga nila ang free agent na si Alize Johnson at si Stanley Johnson. Hindi sila magkapatid mga idol, magkaapelido lang. So yun nga mga idol, sa dalawang signing nila ngayon ng kanilang bagong player, itong dalawang to, kompleto na nga sila at handa na para sa next season. So yun nga lamang mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag din kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang. Maraming salamat muli. Bye!